Hello guys, welcome back to my channel. Yes, ang gagawin natin ngayon, itatry natin patunugin to na hindi pa natin na-install sa gitara. Yes, balikan natin si Crescent 1 ng B-band. Anyway guys, ito yung mga galing sa package. Ito yung kung order kayo ng B-band na Crescent 1, ito yung mga makukuha nyo sa package. Yeah, kompleto yan. Okay guys, patutunogin natin si ito si B-band na hindi pa natin kinakabit sa gitara. Ang purpose natin yan para ma-check natin lahat ng components kung gumagana talaga. Okay, let's start now. Yeah. Okay, start tayo dito guys, ha? Dito. Sa preamp. Bali, dito natin ikakabit ang tayo dito. Itong 3 pins para sa end pin chuck, and this port is for battery. Okay, unahin muna natin yung ito. Ito guys, pwede naman kasi tumunog kahit na wala pa sa gitara, bali magkakaroon siya ng sound. Okay, makikita naman natin andito sa ilalim, yung sa latch po, may latch naman dyan, makikita nyo naman yung kuhit sa ilalim. Hindi naman makakapalit yan. Ayan, oh. May latch naman siya. Bali, tutusok lang natin yan. Ayan, insert lang bali yan guys. Ayan, oh. Okay, hindi naman siya papasok. Then, the next one is the battery cable. Bali, ito power supply cable to bali. Ito. Ayan, ayan. Okay, ito yung latch niya sa panailalim. Kaya, itapatin natin dito. Ang latch niya sa panailalim. Okay, pasok natin. Actually guys, hindi naman papasok yan. Okay, sabi. Then, dito. Kung mapapansin nyo guys, dito dalawa yan. Oh. Dalawa. Tatanong kayo, ba't dalawa sa natin lalagay yan? And since ito lang naman inod, ito lang naman ang kasama pickup. Actually guys, siguro pre-production itong ano, case na to. May model kasi nito na ano, yung Crescent 2. Yung may kasama siyang AST, kung tabagin, acoustic soundboard transducer. Siya yung parang ganito siya, oh, na yan, parang ganyan ang itsura niya, no? Instead na ito, na thin line, ganito itsura niya, yan, yan. Pag dumati siya ganyan, mas maliit lang dito. Mas maliit lang siya, pero ganyan ang itsura niya, guys, yan. Hindi siya, hindi yun ang kinuha ko. Ayaw ko kasi nang ikakabit ko sa ano ko, sa dreadnoughts ko ng may mic. Gusto ko yun. Gusto ko ito lang talaga. Kaya ito binili ko. Yan. Okay. Siyempre, dito. Kaya dalawa yan. Ang pipiliin lang natin kasi ito is UST. Ano yung UST? Ito yung under saddle transducer. Tapos, ano ba yung pagpipilian na isa dito? UST at saka AST. Yun ang ano, acoustic soundboard transducer. Which is for sure, itong slot ng AST is already disabled. Kaya hindi natin magagamit. Okay. Para sure tayo. Tuloan natin, ha. Para sure lang. Yan pa. Ilawa natin. Yan guys. Oh. Kung makikita nyo yan. Yan. Oh. Dalawa lang naman yan, eh. AST at saka UST. Yan. And since ang meron lang tayo is UST, ito lang po yung band na, ito lang po yung band, itong band na baba na to. Dito natin ikakabit. Okay. Tsaka, ang pinaka-marker lang natin dito guys, mapapansin nyo yung dalawang, ano na, dalawang parang polarity na sa ibabaw, makikita nyo yung dalawa na to. Yan o, yan o. Nakikita sa ilaw. Yan guys, itong dalawa na yan. Oh. Yan. At saka kung mapapansin nyo, mayroon dito mark ng B-band. May B-band dyan. Ibig sabihin yan, siya yung sa top. Okay? Sa top siya. Yan. Diba, nabanggit ko kanina, ang gagamitin natin is yung lower. Ito, dito yung nauna. Lower. Kasi siya yung UST. And since, sabi ko, ito yung marker natin, ha. Kung ito, kung makita nyo dyan sa monitor natin, yung marker natin, i-slide natin sa UST. I-slide natin sa UST. Yan, ayan, o.
Yan, sabagay, hindi naman siya papasok siguro pagkabaliktad. Pero ito, kailangan pumasok to ng swabe. Okay. Yan guys, oh. Pasok na siya ng diretso. Okay. Yan ang ano, yeah. Dito siya talaga. Parang bandito siya. Wala po laman yung siya kasi wala naman ako in order na AST. Okay. Then after that, ito guys yung 9 volts para dito sa battery. Pero, this time, hindi ko muna siya bubuksan kasi meron ako nakabukas eh. Oh. Yan. Yan. Nakabukas na ako. Ngayon, ito may nagtatanong din eh. Paano daw ako magkabaliktad? Actually, kasi nag-review na ako nung ano, nung isang T35 ng B-band. Then, B-band siya. Yung kinabit ko sa isang acoustic ko is B-band also. Is a T35 model. Yan, may tanong doon na ganito nga. Paano ito kung magkabaliktad? Actually guys, hindi magkakabaliktad yan. Kasi, yan o, syempre, yung terminal niya eh, magkaiba, di ba? Pero, please don't attempt na pagdikitin yan at least. Kasi masisira po ito. Wala po itong fuse. Pag nasira ito, yung system nito isira na, sayang to. Huwag nyo na itry. Yan o. Siguraduhin nyo lang na tama yung polarity kasi hindi naman talaga pwede, hindi naman siya makukonek pag mali ang terminal. Pero iba, baka sadyain yung pagpalitin. Ang mangyayari dyan, posibleng umusok yan, may possibility yan. Kaya huwag nyo na i-try. Ito, double check nyo lang. Ayan o guys, okay, kapit natin ha. Okay, wala naman on and off. Walang on and off to ha guys. In other words, ito, ano na to, hot na to ha. Okay, for the meantime, ang gagawin natin is lahat ng parts natin, volume, itong bass natin and treble, ibaba na lang natin yan guys. Ayan. Then, kunin natin yung wire natin. Bago natin yun, mayroon akong amps dito sa side ko. Yan o. Mayroon akong ano dito, acoustic guitar amp. Pero hindi ko na siya sasama sa video. Connect lang natin guys. You hear the click? Makapansin nyo naman eh, parang ano, parang na-connect ako. Tingnan nyo guys ha, yung low battery. Ibig sabihin yan, active tayo ha. Makapansin nyo, mag-blink. Yan, okay. Ibig sabihin, hot tayo. Hot na yan. Okay. On natin guys ha. Okay. You hear the sound? Oh, katry muna natin ha. Ito yung actual transducer. Oh yeah, actual transducer. Wala siyang sound, di ba? Okay. Ngayon, itry natin i-on ang volume. Yan o. Hapoy muna tayo, guys. Ha? Hapoy. Yan, guys, o. Kung maririt niya, meron, di ba? Mahina pa yan kasi hapoy lang tayo. I-hapoy din natin yung bass. Okay. Yan. Mas naging aggressive. Diba? Ayan o. Ibig sabihin, gumagana itong ating D-banda. I-try natin. I-full. Oh. Full na siya. Ha? Wala pa rin siyang hissing sound. Wala siyang ingay. Wala siyang noise. Ha? Ayan o. Katabi ko lang po yung amp natin. Ha? Oh. Aggressive na. Oh. How about, todo na natin yung bass. Try natin ha. Ayan guys oh. So, full tayo ha. Wala kayo narinig na ugong. Maliban to sa, ayan, ayan. So far, yes oh. Okay. Ayan guys ha. Para makita na lahat. Huwag lang natin lalakasan ng palo, ha? Touch lang. Yan. So far, okay itong pick-up natin. Wala tayong problema dito. Kahit pangit itong packaging ni seller, so far, dumating naman siya na okay. Yan. Oh. Ngayon, masasabi ko lang is, yan, thumbs up tayo. 2 thumbs up naman, yan. Yan. Ito guys, sige, ano natin, bago natin bunutin ha, off muna natin, yan, off natin siya, yan.
natin. Okay. Pero, huwag muna natin bubulutin dito kasi naka-on pa yung ano natin eh. Yan, naka-on pa yung ating amplifier. Yes, by the way, that's all for the pre-installation. Yeah, pre-installation natin para sa B-band. Ayan, B-band, crisp one. Yan. Yan, panoorin nyo na lang next time yung video ko kung paano ko ikakabit to sa acoustic. Yan, pati drillings, pati yung installation, at saka pagsa sound check, guys, panoorin nyo na lang. Panoorin nyo na rin isang video ko ng T35. Just in case na gusto nyo. I-recommend ko sa inyo itong B-band ha. Kasi meron mga ano na tatanong ako, ano itong magandang pickup para sa acoustic. Ito hindi ganong sikat ito sa kanila, pero actually, matagal na akong gumagamit ng B-band. Yan. May mga review na ako doon sa channel ko. Okay ito. Ito yung ano siya, aggressive na pickup. Tapos wala pang ungong. Yan, maganda. Ay, share ko na rin ito. Actually, ito yung ginamit yung sound bago ko patayin yung audio ko ha. Bago ko patayin yung audio ko. Yan o. Yan. Yan ang amps na ginamit ko sa sound check ha. Guys. Yan. Okay, patayin na natin. Okay. Well, that's all guys. Thank you.